Hello po. Welcome po sa channel ng Magaling. Nasa demonstration farm po tayo ng Syngenta dito sa San Vicente, San Manuel, Tarlac. Along the highway po ito. Ito po yung national road. At atin pong titignan kung gaano kaganda yung mga maes dito sa demonstration farm ng Syngenta. Ito yung patungong Manila. Ito naman yung patungong North Baguio. At papasok po tayo. Wala po yata ang tao dito sa kan. Wala yata yung caretaker. Pero ipapakita ko lang po sa inyo kung gaano kaganda yung kanilang mais. Yung mais nila hindi masyadong malalaki o matataas. Pero yung size ng bunga eh halos kaparehas ng ating mais. Pero tingnan nyo po. Napakababa po ng kanilang mais. Ito yung mababa. Pero papasukin natin sa loob. Yung may mga parte dito na yung nasa labas, malalaki ang bunga. Ito yung napansin ko dito. Hindi ko lang alam kung anong variety ito ng NK. Ito po yung kanilang mga mais. Oh. Malalaki din po yung bunga. So parehas ng ating mais na medium yung bunga. Yan. Yung distancing halos parehas lang. Or mas maluwang ito ng konti. Pero yung pagkakasunod-sunod, halos parehas lang sa ginawa nating pagtatanim. So ito ay yung plan. Ito, hindi ko alam kung ano yung protocol nila dito, ano yung ginamit ng mga fertilizer, kung ilang beses sila nag-abono. At lalo-lalo hindi ko alam kung anong plan dito, anong variety yung naitanim dito. Pero ipapakita ko sa inyo kasi ito yung demonstration farm. Sa mga hindi nakakapunta ng sa mga ganitong lugar, isang pagkakataon na mapanood nyo ito at makita nyo yung mga mais na siguro sinusundan nyo din o ito yung tinatanim ninyo. Kagaya ko na ako yung nagtatanim ng NK6410, makikita ko ngayon kung paano naman nila alagaan sila mismo sa company kung gaano kagaganda. Hindi ko alam kung gumamit sila dito ng organic, pero alam ko puro chemical yung kan. May mga abono pa na nakikita ako sa puno. So ayun na siguro baka 2 to 3 times sila nag-abono. Ayun na yung mga bunga ng kailang mais. Dito sa labas mas may lalaki. Pero kagaya nung sa atin, may mga maliliit din sa loob. Ito. Ayan, iikot tayo. May mga sinyalis yung mga pano. Ganyan. Pero hindi natin alam kung ano yung mga variety na ito. Gusto lang natin makita kung gaano kagaganda yung mais na sila na mismo yung galing sa NK. Sila na mismo nagpo-produce kasi ito nga ay demonstration farm. Pagkatapos ng mais, ang dinedemo dito yung pala, yung kanilang mga binhi, hybrid na mga binhi. So, ang sikat ngayon na binhi na mais ng Syngenta ay yung NK6410, saka 6414 yata. Hindi ko alam kung ilang variety yung kanilang ibinebenta o minamarket. Hindi ko alam kung anong mga variety ito. So kagaya ng kanong sa atin, may mga maliliit din sila. Ganyan, no? Ayan, hindi lahat malalaki. Dito sa loob, mas marami yata maliliit. Sa labas lang maraming malalaki. Ito yung napansin ko. Ito, may malalaki dito sa labas, pero dito sa loob, maliliit. Ayan, no? So, titignan natin. Maliliit yung nasa loob. Yun, marami ding maliliit. Ayan, pero sa labas, may mga malalaki. So kung kayo ay kwan namimili, ito pa lang kwan itong NK inuuod, pero pwedeng kontrolin yung uod. Kaya mas maraming
gumagamit nung decal but saka Pioneer dahil hindi masyadong inuud yun. May mga kundi no, dalawang bunga. Pero yung mga sumunod na maliliit yung bunga. Ayan. Wala tayong mapagtanungan kasi kung ano yung ginamit, paano ito pinatubigan o inisprehan. O lalo na yung yung abono at saka yung nilalagay na abono. Pero gaya na nakita natin, halos sa tingin ko tinalo natin to. Sa labas lang malalaki yung bunga. Ayan. Tuna tayo sa banda doon. Para may pakita pa sa inyo yung dito sa labas malalaki pero sa loob medyo maliliit. Ito yung natatamaan ng araw. So, expected naman na kapag natatamaan ng araw, malalaki yung bunga. Pero sa loob, marami tayong nakikitang mga maliliit. So, masasabi ko na mas maganda yung ginawa natin sa ating mais kaysa yung ginagawa nila dito. May mga malalaki din dito. Matatangkad yung mais dito. Pero sa bandang harapan, maliliit or hindi masyadong matumbang. Ito malalaki din din mana din dito. Pero sa bandang labas lang, may mga malalaki. Sa loob, medyo kon. Maraming maliliit sa loob. So kagaya na nakikita na dito mas labas, may malalaki. May mga dalawa, makarangyan pa dalawa. Ito malalaki. Pero sa kabila, na kagagaling natin sa kabila, may mga maliliit. Ayan. 3 years na yata o 4 years na ginagamit itong demonstration farm ng Syngenta. Palay mais yung pinag-alternate ko dito. Ayan, ito mga malalaki. Pero may mga maliliit sa loob. Ayan. Yan. So, ito yung gusto kong ipakita sa inyo since ito ay demonstration farm para makita natin kung gaano kaganda at ang makikita lang natin dito yung bunga ng mais, yung distance ng pagtatanim, siguro approximately yan mga 60 cm siguro ito. Yung sa atin mas malalapit. Yung pagkakasunod halos parehas na yung ginagawa natin. Mga kanyan 30 cm. Pero 60 cm yung kwan. Yung sa gitna. Oh, ayan po. Para yung mga nanonood sa ating mais may kumpara ninyo kung gaano kaganda din itong nasa demonstration farm mismo ng Syngenta. Yan. So far, parang ang kwa dito parang compare sa atin parang tabla-tabla lang. Maraming pero sa tingin dito mas maraming maliliit. Hindi ka kaya sa atin na halos kwan. Medyo-medium pero uniform hanggang sa loob. Dito hanggang sa labas may mga maliliit oh. Ayan. So sa susunod na video, abangan nyo po kasi sasabihin natin yung pagkakaiba ng mga paggamit ng abono. At lalong-lalo na yung paglalagay ng organic fertilizer. Napakalaking bagay po nung paggamit ng organic fertilizer sa epekto na sa mais, lalo na yung bunga. Magpapakita din tayo sa inyo ng mga video ng mga mais na talagang hindi ginamitan ng organic. Papakita ko rin siguro sa inyo yung mais namin na hindi ko nilagyan ng organic pero inisprehan ko ng mga foliar. Kagaya ng ginawa natin. May mga nagtatanong kasi kung pwede haluin yung pamatay damo at saka foliar. Ginawa ko din yon. Kaya pero sa ating mais yung pinapakita ko sa inyo sa video hindi ko ginawa yun. Separate na nag-spray ako ng pamatay damo at saka pamatay damo yan lang pero insecticide at saka foliar pinaghahalo ko.
Ito. Ayan. Kabagay, hindi pa masyadong lumaki yung bunga nito. Lalaki pa siguro to. Dito sa bandang labas, medyo may mga maliliit, maraming maliliit. Ayan. Pero yung size, halos parehas lang tayo, medium size. May mga ilan na ito, mga lalaki, mga large, mga ganyan. Pero konti lang, meron din tayong mga ganyan. So sa mga nagbabalak magmais, itong video na ito, itong mga sineshare natin sa inyo, ay makapagbibigay ng idea kung anong ninyong gagawin. At tandaan po ninyo, hindi po pwede na minsan lang kayo manood. Ulitin po ninyo, hindi kayo matututo na minsanan lang. Sa totoo lang, it takes 7 to 10 years bago kayo matuto o gumaling. Ito, may mga malalaki din dito. Ayan, pero kukunti lang yung malalaki, maraming maliliit. So this is the Syngenta demonstration farm here at San Vicente, San Manuel, Tarlac. Inuupahan nila ito para dito i-demo yung kanilang mga hybrid na mga pananim. Yung may mga bono pa, oh. Ayan. So alam ko yung triple 14 yan na mahirap tunawin. Hindi na ako gumagamit ng ganyan. So maganda. Sa akin lang, maganda rin to. Maganda. Talagang pwede rin kwan. Ito maliit. So sa mga gustong magtanong, gustong matuto, gustong malaman ang tungkol sa pagmamais, welcome po kayo sa manood, pagtatanong at inquiries na pwede nating ma-share para namang matuto kayo, magkaroon kayo ng kaalaman at siyempre magkaroon kayo ng maraming ani. Tandaan po ninyo, ang kaalaman dapat tuloy-tuloy, hindi yung napanood nyo to tapos pupunta kayo sa iba. Wala ka po kayong matututunan. Pag first time lang kayong nanood tapos sa akala nyo natuto na kayo, hindi po. Pag first time lang nanood tapos sa akala nyo natuto kayo, ay guarantee na hindi po kayo natuto. It takes siguro 5 times, 6 times, 7 times na babalik-balik kayo para matuto sa ating mga itinuturo, sa ating mga sinasabi. So sa mga silent na viewer na lagi nung sumusubaybay po sa atin, maraming salamat sa inyong suporta. Pinapanalangin ko na kayo'y mag-succeed, kayo'y gumaling at dumami ang inyong ani. Sana itong video natin ay hindi lang sa inyo, kundi i-share nyo rin po sa iba. Parang tulong nyo na rin po sa akin. Kung hindi ka nakapag-subscribe, mas okay po na i-share nyo po sa iba. At sana gamitin po ninyo, matuto pa kayo para makatulong din po ako sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na panonood, pagsubaybay, pagbabalik sa ating YouTube channel. Marami po kayong matututunan dito at marami pa pong video ang ating ibabahagi para sa inyong kaalaman at para madagdagan ang inyong karunungan. Kung kayo po ay naghahanap ng kaalaman, naghahanap pa ng mga ibang matututunan, bisitahin nyo po ang ating website na techpupop.net. Marami po kayong malalaman at matututunan doon. Ang website na yan ay na-design para sa mga students, teachers at iba pang profesyon. Kung kayo naghahanap ng kaalaman, karunungan, punta po kayo sa techpupop.net. Meron din po tayong website, yung gfarm.bish. Kung kayo naghahanap ng kaalaman tungkol sa kalusugan, punta po kayo doon. Sigurado ko matututo po kayo. Kung kayo may mga may sakit, kung kayo ay mga naghahanap ng kaalaman tungkol sa lunas, natural na lunas ng inyong karamdaman,
eh punta po kayo doon sa gfarm.biz at sigurado kong matututo po kayo doon. Kung kayo eh gusto, kung gusto nyong maging malusog, matibang yung katawan, masigla, marami po tayong kaalaman na pwedeng ibahagi ton. Pakishare na lang po yung ating mga video, like at subscribe na rin po kayo pag hindi pa kayo nag-subscribe. Maraming salamat po!